Hello po mga kababayan, and once again, welcome back po sa ating channel, Tokis ni Pidol. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ay international news. Kasi po, kung maalala nyo, itong balita na ito, no, ay mainit na mainit. Dahil, yung International Criminal Court ay naglabas po ng arrest warrant sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin dahil po daw sa unlawful abduction of Ukrainian children. So napakabilis po nang naganap nilang investigasyon, no? At nag-decide sila na sige, ito ang arrest warrant kay Vladimir Putin. Guilty siya. Eh ang tanong, no? Hindi naman signatory ang Russia sa ICC, pati sa Rome Statute of the whatever. Ang Ukraine din, hindi rin siya signatory diyan. Eh bakit nang himasok ang ICC? Sino ang pumayag na mag-imbestiga? Kaya daw po, naglabas ng arrest warrant ang ICC kasi po, pumayag daw yung presidente ng Ukraine. Sige, imbestigahan ninyo. O di ba? Hindi ka naman signatory. Pero siyempre, alam nyo na, may backer eh. Di po ba? May backer. Malakas ang loob ni Zelensky kasi may backer. No? Sige, kasi laban niyang kay Putin. Ganyan, sige, kasuhan niyo. Arestuhin ninyo. No? At para sabihin kami ng panalo. Ayan. Hindi lang po si President Putin ang pinapa-aresto, kundi yung kanyang sa children, si Lebova Belova. No? Yung babae. Ito po ang balita sa Reuters report. Russia defies Putin arrest warrant by opening its own case against ICC. Akala siguro ng ICC, mapapaluhod nila ang Russia. Eh, superpower po yan. Di po ba? Paano mo mapapaluhod yan? Hindi po yan yung tulad ng maliliit na bansa na walang kapabilidad, military might, na kayang-kaya nyong apihin. Kayang-kaya nyong diktahan. Hindi po. Hindi nga mapasok na... Nag-iingat nga dyan yung isang superpower eh, di ba? Para lang hindi sumiklab ang World War III, nag-iingat din yung mga superpower, di ba? Oh, biruin nyo, si Zelensky pa ang nag-udyok sa ICC na sige, imbestigahan nyo. Bakit hindi yung mga member state ang nag-udyok? Di ba? Kasi bakit? Kasi kung isa sa mga member state ng ICC ang nag-udyok na imbestigahan si Vladimir Putin, ipa-aresto, ay malamang, yari siya. Isinama niya sa gera yung bansa niya. Sinong leader ang gago na kakalabanin mo ang isang world power, no? Para lang sabihin na, oy, magmamater ako, nagpapakilala ka, eh di gago ka. O ayan, ang ginawa po ng mga kaalyado ni Vladimir Putin, sila rin ay mag-iimbestiga. Opening its case against ICC. Oh, yan na po, bawian lang to. Ito sabi, Russia's top investigative body said on Monday it had opened a criminal case. Ah, criminal case na. Yari kayo. Against the International Criminal Court prosecutor and judges who issued an arrest warrant for President Vladimir Putin on war crimes charges. Ito, mga pure DDS, hindi po yung mga dickhead, dayokdot na shithead na DDS daw, ha? Ito, yung mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matuwa kayo dito kasi binalikan na po ng Russian prosecutor, no, investigative body ang ICC. At alam nyo kung sino yan. Sinong prosecutor sa ICC ang nagpupumilit? Eh, ayaw naman siyang isingit. Ito po, babasahin natin mamaya. The move was a symbolic gesture of defiance. 3 days after the ICC accused Putin and his children's commissioner, Maria Lebova Belova, of the war crime of deporting children from Ukraine to Russia. The State Investigative Committee said there were no grounds of criminal liability on Putin's part. Siyempre, kakampihan nila yung leader nila. Bakit ko naman ibebenta yung leader ko sa inyo?
and head of state enjoyed absolute immunity under a 1973 UN convention. O yun, nag-cite na sila ng UN convention na ginagamitan na po ng mga legal terms. Immune daw sila, immune, dahil may injection sila noong 1973 UN convention. Maski na, sige, mag-genocide ka dyan, mag-ano ka dyan, immune ako kasi may 1973 UN convention ako. Tangina. The ICC prosecutor's action showed signs of being crimes under Russian law, the committee said, including knowingly accusing an innocent person of a crime. Oh! Ayos! The prosecutor and judges were also suspected of preparing an attack on a representative of a foreign state enjoying international protection in order to complicate international relations. Ayos yung dahilan ng mga top lawyers ni Putin, eh, no? Ang galing, eh. Ang galing mag-twist, eh, no? Pero okay yan. Sige, magbalitaktakan kayo dyan. The Kremlin has called the issuing of the warrant outrageous but legally void. Outrageous daw, pero walang kwenta. As Russia is not a signatory to the treaty that created the ICC, yun daw Rome Statute. On Monday, it said the court's move was a sign of the clear hostility. Oh, patay na! Yari kayo! Natakay kayo diyang mga taga-ICC, ayan na, oh. Clear hostility na daw yan. Hostile na daw kayo sa mga Russian. Lalo na kay Vladimir Putin. Naku, ano kaya gagawin dito? That exists against Russia and against Putin personally. O yan, nako, maganda handa na ang ano, ang ICC prosecutor and judges. Sino po sila? Eto, mga DDS, matutuwa kayo dito. The ICC officials targeted in the Russian investigation are prosecutor Karim Khan. Ayan po, yung parang etits na nagpupumilit pero ayaw isingit. Siya rin po yung prosecutor na gusto imbestigahan si Pangulong Duterte o ano ka ngayon. Yari ka, Russia na yan. Kala mo, ha? Maliit lang ang Pilipinas. Pero dipayan din kami. O ngayon, yari kayo. And judges, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, and Sergio Gerardo Ugalde Godinez. Ayan. The criminal prosecution is obviously illegal since there are no grounds for criminal liability. Ayan po yung statement ng Russian. The ICC move obliges the court's 123 members to arrest Putin and transfer him to The Hague for trial if he sets foot on their territory. Ang tanong, sino sa 123 signatory states, member state ng ICC, ang aaresto kay Putin just in case nag-set put siya dun sa bansa nila? Ewan ko lang pag nangyari yan, ano kayang gagawin ng Russian government? Di po ba? Putin is unlikely to take the risk and Russia does not extradite its citizen. But the rare move against a serving president was an important symbolic step to pin responsibility on him for the consequences of his invasion of Ukraine. Ayan, ayan na po yun, no? So, ayan na. Binalikan na po sila ng Russian government, itong ICC, no? Eh, nagpa-udyok po kasi kayo kung sino man ang nag-uudyok sa inyo. Yan nga ba ay sangalan ng katotohanan, sangalan ng hustisya, o sangalan lang ng iilan para sa kanilang ganito? Nagtatanong lang po tayo. Maganda po to. Susubaybayan natin to. Pasensya na kayo, ha, no? Kasi may kaugnayan po kasi itong ICC sa bansa natin. Di po ba? Itong si Karim Khan na isang prosecutor sa ICC ay nagpupumilit, no? Pero sabi ng Presidente Bongbong Marcos, no, wala kayong jurisdiction dito sa bansa natin, no? Hindi na rin kami signatory sa inyo. Pero ang sinisingit po nung mga kakampi ng ICC, lalo na yung mga dilawan, eh ano pa naman tayo sa Rome Statute? Gunggung, wala na nga tayo, hindi na nga tayo signatory. Eh sino bang bumuo ng ICC? O di ba?
Anong bumuo ng ICC? 'Di ba yung Rome Statute? Oh, ang isa diyan eh, pag wala na kayong functioning judiciary, collapse na ang bansa ninyo, no? Doon papasok ang ICC. Pwede niyo nang kasuhan yung mga nag-genocide diyan sa bansa ninyo kasi wala na. Wala nang Supreme Court, wala nang Regional Trial Court, wala nang Court of Appeals, wala nang courting functioning. Yun diyan papasok ang ICC. O ngayon, pinasok nyo Russia because bakit? Totoo ba yan? O naudyokan kayo? E di balikan kayo ng Russian government. Buti nga sa inyo. O. Kaya yan po mga kababayan, no? Aantayin natin ang development dito. Anong mangyayari sa mga to? Ano kaya ang ilalabas na desisyon ng Russian legislative body? No, ano pong magiging final decision nila? Dito po sa mga inakusa nila ng mga judges at prosecutor, particularly kay Karim Khan na ang kapal ng mukha mo. Yan, buti nga sa'yo. Kala nyo, hindi kayo papalagan ng Russia, no? Ngek, ngek, ngek. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.